Magandang araw mga kaibigan, welcome kayong lahat sa channel kung saan maraming pwedeng matutunan. Kaya subscribe lamang po para sa mas marami pang videos sa hinaharap. Kasama niyo ako, Jericho Stigamos, at ngayon ay sama-sama nating alamin kung ano ang Black Death. Ang Black Death ay kilala rin sa tawag na Pestilence, Great Plague at Black Plague. Isa ito sa mga pinakamapaminsalang salot o pangglobong epidemya na tumama sa populasyon ng Europa at Asia noong 14th century. Bago pa ito dumating sa Europa, nananalanta na ang epidemyang ito sa malayong silangan noon pa mang 1331. Halimbawa, noong nakikipagdigma ang mga Mongol sa lungsod ng Kaffa sa Crimea, marami ang namamatay sa kanila dahil sa di umano'y mahiwagang sakit. Dahil dito, itinigil ng mga Mongol ang kanilang pagsalakay. Pero bago umatras, ipinatikim din nila sa kanilang kalaban ang lasa ng sakit na pumapatay sa kanila. Gamit ang mga higanteng mga catapult, pinaghahagis nila sa kabila ng mga pader ng lungsod ang maiinit pang bangkay ng mga biktima ng salot. Walang nagawa ang mga tao sa Kaffa kundi tingnan ang mga bulok na katawan na nahuhulog mula sa langit na bumabagsak sa kanilang mga lupa at nagkakalat ng masangsang na amoy sa paligid. Pagkatapos nito, sinubukan nilang iligpit ang mga bulok na katawan. Tinatapon nila ang mga ito sa dagat para hindi kumalat. Pero hindi ito sapat. Kumakalat na ang Black Death sa Kaffa. Ngayon, ang mga taong umalis ng Kaffa ay sumakay ng mga barko patungo Europa. Daladala nila sa katawan nila ang nooy mahiwagang sakit. Dumating ang Black Death sa Europa noong October 1347 nang ang 12 barko mula sa Black Sea ay dumaong sa Messina na nasa isla ng Sicily sa Italia. Ang mga grupo ng taong nasa daungan ay nagimbal nang matagpuan nila na halos lahat ng tripulante ng barko ay puro patay na. Meron naman mga buhay pa, yun nga lang malala ang kalagay ng mga ito. Punong-puno sila ng maiitim na mga bukol na naglalabas ng dugo at nana. Ipinag-utos ng otoridad sa Sicily na paalisin kaagad ng mga ito ang tinatawag noong mga barko ng kamatayan. Yun nga lang, huli na ang lahat. Sa susunod na mahigit 5 taon, papatay ng nasa 75 hanggang 200 milyong katao sa Europa at ilang bahagi ng Asia ang salot na Black Death. Sangayon sa ilang pagtaya, 30% hanggang 60% ng populasyon ng Europa ang binawian ng buhay. Inabot ng nasa 200 taon bago naka-recover ang Europa sa dati nitong kalagayan. Pero bago pa dumaong ang mga barko ng kamatayan sa Messina, naririnig na ng mga taga-Europa ang mga usapan tungkol sa isang malalang salot na pumapatay ng mga tao sa kanilang rutang pangkalakalan. Ang totoo, mula pa noong unang mga taon ng 1340, nananalanta na nga itong sakit na ito sa China, sa India, Persia, Syria at Ehipto. Isa pa, ang mga taga-Europa noong panahong iyon ay hindi naman handa para harapin ang ganitong matinding epidemya. Sa umpisa ng pagkakasakit ng biktima, nagkakaroon sila ng mga pamamaga sa mga singit at kilikili. Kaya ito tinawag na bubonic. Minsan, kasing laki ito ng mansanas. Yung iba, kasing laki ng itlog ng manok. Yung iba naman ay mas maliit pa. Pagkatapos, may mga dugo at nana din na lumalabas sa mga namamagang bahagi ng katawan. Sinusundan ito ng iba pang mga pahirap na mga sintomas gaya ng mataas na lagnat, panlalamig, pagsusuka ng dugo, diarrhea at pananakit sa iba't ibang bahagi ng katawan at minsan nga ay agar ang pagkamatay. Karamihan sa mga biktima ay namamatay 2 hanggang 7 araw pagkatapos mahawahan. Nakakakilabot talaga ang Black Death noon dahil lubha itong nakakahawa sa iba. Kahit ang simpleng paghawak sa damit ng isang may sakit ay pwedeng magsapanganib ng buhay ng iba. Napakabilis din itong pumatay. Mayroong mga taong maayos pa ang kalusugan noong matulog sa gabi, pero patay na pagsikat ng araw sa umaga. Dahil hindi nila nauunawaan ang saintipikong kayarian ng epidemya na ito, marami ring tao ang naniniwala na ang Black Death ay isang parusa mula sa Diyos. Iniisip nila na pinaparusahan ng Diyos ang mga tao dahil sa kanilang pagiging makasarili, paninirampuri sa Diyos, pagkontra sa simbahan,
pakikiapid at iba pang malulubhang mga kasalanan. Dahil dito, naisip nila na ang tanging dahilan para makaiwas sa salot ay ang mapatawad muna ng Diyos. May mga tao na naniniwala na para mangyari ito, kailangan nilang alisin sa kanilang komunidad ang mga taong magugulo at lumalaban sa simbahan. Naging target ng kanilang pag-uusig ang mga Hudyo, Praile, mga taga-ibang lugar, Pulubi, mga manlalakbay, mga Kitongin at iba pa. At dahil hindi nga may paliwanag ng mga manggagamot at ng gobyerno kung paano pahihintuin ang sakit, maging ang mga lindol ay sinisinila. Naniwala din sila sa kumakalat na balita na nilalason daw di umano ng mga Hudyo ang mga balon na pinagkukunan ng tubig. Bilang resulta, inatake ng mga taong bayan ang mga Hudyo. Halimbawa, libu-libong Hudyo ang minamasaker mula noong taong 1349. Pagpasok ng taong 1351, 60 malalaki at 150 maliliit na mga komunidad ng mga Hudyo ang naglaho. Maraming Hudyo ang unti-unting tumakas papuntang silangan sa Poland para maprotektahan ng sarili at pamilya sa mga galit na mga tao. Mainit naman silang tinanggap ng hari ng Poland sa kanilang bansa. Bukod dito, mayroon ding grupo ng mga tao ang pumaparada sa bawat bayan para magpinitensya o parusahan ng sarili. Tinawag silang mga flagellant. Hinahampas nila ang katawan nila at katawan ng iba gamit ang mga strap ng katad na may nakakabit ng mga matatalas na bakal habang pinapanood ng taong bayan. Sa loob ng 33 at kalahating araw, 3 beses sa isang araw sila kumagpinitensya at ginagawa nila ito sa bawat bayan na pinupuntahan nila. Pero sa pananaw ng simbahan, ito ay paglabag sa kanilang paniniwala. Paglipas ng ilang taon, unti-unti ring naglaho ang mga nagpipinitensyang ito. Pero ano nga ba ang Black Death? Sa ngayon, pinaniniwala ng mga doktor at siyentipiko na ang salot na tinatawag noong Black Death ay sakit na ikinakalat ng bacillus na si Yersinia pestis. Ipinangalan ito sa French biologist na nakadiskubre dito sa pagtatapos ng 19th na siglo, si Alexander Yersin. Nalaman nila na ang bacillus na ito ay naililipat ng tao sa tao, nadadala ng hangin at gayon din mula sa kagat ng garapata at daga. Dahil na rin sa karumihan noon sa sinaunang Europa at sa dami ng mga parasito sa hayop at tao, malaki talaga ang chance ang magkaroon ng salot. Kalat na kalat ang mga pesteng gaya ng garapata at daga sa paligid at napakarami rin nila sa mga barko, maliit man o malaki. Iyan ang dahilan kung bakit mabilis na kumalat ang epidemyang ito mula sa isang daungan patungo sa isa pa. Pagkatapos itong kumalat sa Messina, kumalat din ang Black Death sa Marseille sa France at sa Tunis sa North Africa. Pagkatapos, nakarating din ito ng Europe at Florence, Italy. Pagdating ng kalagitnaan ng 1348, humahawa na rin ang Black Death sa Paris, Bordeaux, Lyon at London. Oo, nakakatakot ang mga pangyayaring ito. Pero ngayon, lubos na itong naunawaan. Kumpara noong 14th na siglo, walang makapagpapaliwanag kung bakit at kung paano talaga ito nangyayari. Walang nakakaalam kung paano ito nakakahawa sa iba. May mga doktor noong unang panahon na naniniwalang pwede kang mahawa dahil sa pagtingin lang. Lalabas daw di umano sa mata ng may sakit ang espiritu at lilipat sa malusog na tao, kaya marami ang mamamatay at mahahawa. Ang iba naman ay umasa sa mga hindi subok na paraan ng panggagamot gaya ng pagpapatulo ng dugo, paghiwa sa mga namamagang bahagi ng katawan. Napakadelikado ng mga ito at hindi pa malinis ang proseso. Nauwi naman sa mga pamahiin ng iba kagaya ng pagsusunog ng mababangong dahon o pagliligo sa suka. Noong mga panahon ding ito sumikat ang mga tinatawag na plague doctors. Inuupahan sila ng mga bayan para tingnan ang mga biktima, mahirap man o mayaman. Pero hindi lahat sa kanila ay mahuhusay na doktor. Yung iba ay mga baguhan o mga second class ika nga. Hindi naman talaga manggagamot yung iba, kundi binibilang lang nila yung dami ng naapektuhan ng sakit na ito. Kilala din sila sa kanilang kakaibang kasuotan. Halimbawa, nagsusuot sila ng maskara na may salamin sa mata at parang may tuka. Hindi panakot ang dahilan kung bakit may tuka ito. Iniisip kasi nila na pwede silang mahawa kapag naaamoy nila ang nabubulok o masangsang na amoy mula sa biktima. Kaya ang mga tuka ng kanilang maskara ay pinupuno nila ng mga butil at dahon na may mabangong amoy para di umano'y maprotektahan sila sa sakit.
may hawak din silang mahabang baston na ginagamit para suriin ang mga pasyente nang hindi na kailangan dumikit sa kanila. At ito nga ang mga kaganapan at mga pangyayari sa Europa nang tamaan ito ng Black Death na tinatawag noon na pinakabrutal na kapahamakan sa populasyon na nakilala kailanman ng sangkatauhan.